Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! So, mula nare panahon, ito lang istatiskutan, istorya ang madod pa sa mga tiguan nung nare panahon nga magutom ang mga katauhan. Diba? Kay lagi, na, nag-umpisa na. So, hadili pa gani nga magutom ang tanan, mga kaigsunan, tanaw na good. Ito istorya ahon ba? Nag-umpisa na ng pagmahal sa mga bilihon, sa mga pamalaliton. O niya, ang atong kwarta, mahalaga sa atong kwarta against sa dollar, muraga, miusus na mga kaigsunan. O niya, taas sa mga pamalitom, mitaas po kining gasolina. O niya, matod pa sa NFA nga, wala naman sila yung bugas, pero matod pa sa uban mo, naghan ng bugas, pero wala man tayo makita ng bugas diha ni anang lungsod mga kaigsunan. Nga nagkawala naman itong mga pumabot, asa man itong ginadala sa mga negosyante o mga pasing nakatong mga uban diyan nga ambot, nga anong ipangtaguan man nila mga ubas tingali, no? Awa din ang punang pero ang sa tuwala na may mga laing ingon sila nga mga rice cartel ma to, ha? Nga pero ang sa tuwala ano ibig sabihin ng rice cartel? Oh, yeah. Sa kalinawagan ng ating mga tagapahinig. Mawalagi na nga. Gusto na itong ipasabot si Mua kay ako murag na nakasulti ko ka itong rice cartel. Parang ano drug cartel, di ba? Drug cartel sa Colombia. Alam mo, pag sinabing cartel, eh, yung mga nagtatago ng mga bigas, hindi nila inilalabas yung presyo. Presyo nila na nilalabas yung mga bigas kaya napipilitan tumaas yung presyo at kinokontrol nitong mga tiwaling mga negosyante ng bigas. Kaya nga galit na galit si Pangulong Duterte dito sa mga rice cartel. Kaya sabi niya, tulungan nyo itong ipagbigay alam sa ating mga otoridad ang mga negosyanteng nagtatago o nag-hoard ng mga bigas para makumpiska yan. Kinsa man na sila, oy. Grabe na sila, no? Wala dyan sila'y kaluoy sa tuwa, mga kagsunan. So, mo ka ng panghitabo sa mga mayabahato na doon sa dili pa muabot ang taggutom. Mato pa nilang wala na tayo mapalit, wala na kayo usahay, mahal na kayo po. Wala po mga mapalit, mga kagsunan. Mas maayong itong balik ko ito sa unang magtanong ta. Magtanong ta ninyo mga kanabang dali na kayo siya magtububod. Tanong ta kumay, magtanong ta gamais. Yung madaling tumubod, damo. Ayun na, dabagay. Talahib. Oo nga, no? Hindi, yung habulin mo yung damo. Magtanong ta mga kanabi itong mga gulay. Dali naman na siya magtubo, di ba? O mga unsapay mga dali nga mutubo mga kaigsunan kay lagi ang pinaka ingon silang staple foods nato kining bugas lagi kay mga Pilipino murag laayan ta dito makakaon sa usa ka adlaw bugas murag minghoy ta murag luya kay ta ginala na bugas so instead of bugas mga kaigsunan ala kamanting kamote. Tanong na nato na diha sa itong mga naamay makalubihan mo diha o naamay mga kukala diha. Tamnan nato na para kay inig mo abud gani ang waanay mapilit, waanay makuha nato sa palingki. Naatay anihon, naatay magkao, naay mga saging diha magkaigsulan. So mo ka na ang boat na mo ipasabot ba? So dili pa in town, muulan, magpandong na ta. Tama. Anyway, mga kaibigan, ito. Papasok lamang yung balita. Dalawang hinihilalang miyembro ng Bangsa More Islamic Freedom Fighters
ang napas lang, mga kaibigan, kaninang madaling araw. Diyan lamang sa North Cotabato. Matapos na maharang sa checkpoint ng militar, yung tatlong katao sakay ng motorsiklo. Nung hindi pa nakakarating sa checkpoint, mga kaibigan, medyo kumabig din yung driver. At nung lalapitan ng mga sundalo, ayun, nagpaputok. Nagpaputok daw yung mga hinihinalang members ng BIFF. Naganap to dyan, mga kaibigan, sa barangay Sangat, sa bahay ng Mlang. At ayun, napatay yung dalawa. Pero yung isa, mga kaibigan, ako, nakatakas. Mukhang nakalipad, naiwan yung kalahati ng katawan. At nakilala yung mga napatay na sina Patrick Ali Saligan, 30 anyos, na sinasabing residente ng barangay Digal sa bayan ng Buluan, sa magulong lalawigan ng Maguindanao. At ganoon din ang isa pang kasamahan nito na si Nord Salibo o Saibo Ali, 29 anyos, at residente naman ng bayan ng Datu Paglas, dyan pa rin sa Maguindanao. Naku po, ano ba naman itong Maguindanao? Wala tayong marinig kay Governor Toto Mangudadato, kay Ismael Mangudadato, yung gobernador ng Maguindanao. Ang dami-daming kaguluhan niya. Hindi natin alam kung anong ginagawa ni Governor Mangudadato. Wala tayong nakukuha mga balita. Kahit yung correspondent natin doon, walang maibigay tungkol dito kay Governor Ismael Mangudadato. Sa ngayon, mga kaibigan, lalang pinagtibay ng Philippine Army ang seguridad sa North Cotabato. Nung isang linggo lamang, di ba, sinabi naman ng 6th Infantry Division na nagkaroon ng tangkang pagpapasabog ng bomba dyan sa Mitsayap, sa North Cotabato. Bakit ba yung North Cotabato ang tinatarget ng mga terorista? Sa bagay, puro Kristiyano mga nakatira dyan eh. Puro mga Kristiyano, mga kaibigan. Karamihan dyan, mga Ilocano. Ay, mga sundalong Ilocano, yung mga kamag-anak nila. Ilocos. At dati litrato mo, ay, baltakmal. Yan ang... at dati litrato mo, yan ang mga kaibigan. Nagkaroon ng bakbaka na patay yung dalawa. Hindi natin mabatid kung paano nasabi ng militar na ito yung mga miyembro ng BIFF. Pero maraming faction itong BIFF, mga kaibigan, iba-ibang grupo, iba-ibang leader. Pero lahat ng mga yan ay kaalyado at nagbigay ng kalilang suporta sa ISIS o sa IS, Islamic State, upang maitayo ang sarili nilang caliphate sa Mindanao. Tignan natin kung anong magagawa dito ngayon ng MILF kung sakaling matuloy na yung bagong yung bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang ina-out lang gapunta mga kaigsuna, no? Kaya lagi sa manigikan ng BIFF kundi ligikan sa MILF, di ba? Sa una kay MILF na sila tanan. Para sa lagod sa MILF, asa man ang gikan ng MILF, gikan man sa MNLF, di ba? Unya, anong istoryaho na ito ba? Ayun na magsukuli ang mga iksunan, pero atong tinungod ba? Nga pagkahuman, kinilagi si Hasim Salamat, di na siya ganahan sa pamalagad ni Minor Minsuarin, si Mas. Mauna, naghimo na po siya paksyon. Isang kabiwa na ito na, dili na Islamic, kay national kuwan mo na sila. Lahay mo ng ilang kuwan. Actually, maraming hindi nakakaalam, brother, na itong si Norm Suari, ang unang sinalihan nito ay komunista. O, tayong tatlo. Ay, sabay, sino ba yun? Hindi rin siya ang founder ng Moro National Liberation Front. Ito hindi alam ng mga iba. Akala nila, siya dun sa UP, professor. Akala ng mga iba, mga kaibigan, si Miswari ang nagtatag ng MNLF. Hindi po siya nagtatag ng MNLF. Dahil siya ay miyembro originally ng komunista, Partido Komunista, na noon ay nakikipaglaban sa pamahalaan ni Marcos. At medyo parang tatlo yata yan. At naging na-identify lang itong si Nur Miswari sa MNLF matapos nung Jabida Massacre. Ito yung pinatay ng militar
Yung halos mahigit sa isang dosena yung mga Muslim na kanilang itinrain upang sakupin ang Sabah. Eh hindi natuloy, sumabit. Eh nung minasakar nila, ayun, nagkaroon ng survivor at dito na nabuko itong plano nitong si Marcos na sakupin ng Sabah. Pero ang mas matindi rito yung pagkakapatay ng mga nirecruit ng militar. At ito'y naganap, mga kaibigan, noong Marso, kung di tayo nagkakamali, Marso 18, dahil ipinagdiriwang niya ng mga Moro. Marso 18, 1968. At ito ay kilala rin bilang sa bansag na Corregidor Massacre. Itong Corregidor Massacre, mga kaibigan, isang isla yan na ginamit din ng mga Amerikano noong panahon ng Hapon. Diba tuwing pupunta na ng Manila barko, madalang natin yan, diba? Yan, nakikita yan. So yan ang actually, yung operation ni Marcos, tinawag na Operation Merdeka. At ang layunin niyan, you know, 1962 yan. At i-claim yung Sabah. Kaya yan ang operation ni Marcos. Pero actually, yung operation niya matagal na. At naging matatag lamang ito nung 1967, nung plano na nilang sakupin matapos ng training. Kaya lang, ayun, inauthorize mismo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos yung isang balik Islam na si Major Eduardo Martirino. Ang pangalan niya sa Islam ay si Abdul Latif. Balik Islam pala yan. Balik Islam to si Major. At siya yung nag-take charge sa operations ng mga komando na may codename na Jabida. Kaya nga binanggit na Jabida Massacre. O kaya Project Merdeka. Etong Merdeka, ibig sabihin yan, salitang Malay yan eh. Malay. Ang ibig sabihin niya, kalayaan, freedom. At ang purpose ito ay para i-destabilize yung Malaysia. At kaya lang, ayan na nga, nagkasabit-sabit. Dahil lang nasa likod din ito, itong si dating Defense Undersecretary Manuel Siquillo. Tsaka si Marcos mismo. Kaya ito, imagine 17 yung mga Muslim na kanila dapat ipadadala. Actually, ang nakatanggap ng operations dito, na-recruit nila mahigit sa isang, halos 200 mga tausog eh. Halos 200 mga tausog at nakatanggap ng military training. Diyan nga, sa Corregidor. Kaya lang, nagkaroon ng mutiny yata dyan dahil nalaman din ng mga Muslim kung ano yung totoong plano. Kaya para itago yan, sabi ni Marcos, patayin na natin lahat yan. Para maitago ito dahil magiging iskandal ito. Pero hanggang ngayon, mga kaibigan, hindi pa isinusuko ng mga sultan ng Sulu itong ating kanilang pag-aako o pag-aangkin dito sa Sabah. Mao, mga kaigsyonan. Magpaila-ila sa damang kaigsyonan. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DXXX Zamboanga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, mga kaigsyonan, kung abante man na, i-atras na. Kung atras man na, i-abante na. Alas 2:33 na. So yun, balik tayo dyan, brother. So yung nirecruit ng militar, alos 200 mga tausog
Babata, mula edad 18 hanggang 30. At ito'y kinuha mula sa Sulu, Tawi-Tawi. At sa yan, sa Simunol, ganun. Talagang medyo hanggang ngayon, mga kaibigan, medyo malalim pa rin ang sugat na iniwan itong Jabida Massacre. Imagine, mabuti na lamang. Kung sabihin, patay lahat yung... Isa lang nakaligtas. Na lumangoy papuntang balay. Yes. Dami pating dyan. 25 yung, kung di tayo nakakamali, 25 yata yung napatay dyan. Pero marami kasing mga balita na hindi talaga malaman yung tumpak na bilang. Pero iba-iba, may nagsasabing 25, 28, 65, 70. Yeah. Kaya nga hanggang ngayon, pinagdiriwang yan taon-taon, mga kaibigan. Mahirap kalimutan yung nangyaring massacre. Anong 1968 yan sa Corregidor Island. Tapos marami kasi ngayon, brother, ang hindi nakakaalam hindi nakakaalam kung ano ang history nitong si Marcos. Yung mga millennials ngayon, ang tingin nila sa mga Marcos parang big shot pa rin. Pero mga kaibigan, grabe yung pagdanakaw na ginawa ng mga Marcos sa ating bansa. Grabe yung pagdanakaw, plunder talaga. Kaya nga napilitang lumikas, tumakas ang buong pamilyang Marcos, pati yung kanilang mga crony sa Amerika. Noong 1986. Dahil naghimagsik na, nagkaroon na ng people power. Revolution. Kaya nga ayan ang bloodless revolution. Pero yung mga sumunod na pagpapatalsik sa mga pangulong involved sa corruption, wala nang pwersa, hindi na sing anghang anong naging pagpapatalsik dito kay Ferdinand Marcos. Tapos ngayon, si Marcos, si Aimee Marcos, yan ang Ilocos kasama sa pagpapatalsik sa planong gumawa di umano para mapatalsik tong si House Speaker Pantaleon Alvarez kasama si Gloria Arroyo. Grabe, no? Masalimot mga kingsunan. So, mao ka itong atong istorya ba? Gumika niya itong sugo itong MNLF. Kunya, pagka human ni Ana nga wala na magustuhin ni Hashim Salamat ang MNLF, mao itong nagkuha na siya. And then, naghimo na po siya grupo. Kuha na tayo kay dili na naman yung pamagi, pamalakan niya ng atong leader. Maghimo na po tag-paksyon. Mga nalihan ang kutabat itong mga isunan. So, hantod nga, nahimo na pong Moro Islamic Liberation Front. Nung late 1970s, kung di tayo nagkakamali, mga 77-78, tumiwalag itong si Ustad Hashim Salamat. Naging kaibigan natin to. Dahil nung nagko-cover pa tayo, matagal na tayo nagko-cover sa militar. Nandiyan tayo sa kampo ng Camp Abubakar Asidik. At nakausap natin, nakasama natin sa pagkain itong si Ustad Hashim Salamat. Napakabait, napakaliit lamang na tao. Napakabait mga kaibigan. Maliit lang siya, napakabait. Kung hindi mo alam na siya ang pinuno ng MILF, mapapagkamala mo siyang isang negosyanteng incheck. maliit, singkit. Pero napakabait. Yan ang pagkakilala ko dito kay Ustad Hashim Salamat. Ang medyo matapang niyan itong si Murad Ibrahim. Si Murad Ibrahim noon mga kaibigan, siya ang ang Vice Chairman for Military Affairs. Kasama niya sila, sila Ghazali, hindi Ghazali, Ghazali Jafar. And then pati si Muhakir Iqbal, marami pa sila. Marami mga vice chairman yan. Eventually, nung namatay nga sa sakit itong si Brother Salamat Hashim, naging pinuno itong si Murad Ibrahim. Actually, Salamat Hashim yan. Hindi Hashim Salamat. Hashim. Mahashim ang santol. Pero tignan natin dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabati ang sumiswari, pati itong si Murad Ibrahim. Wala. Although, siyempre, politika, diplomasya, usap-usap, pero deep inside, kaya nga tinututulan itong si Miswari ang Bangsamoro Basic Law. Kaya't hindi rin siya nakilahok sa pistox ng pamahalaan sa MILF. Ay,
si mao ka na mga kaigsyon ano maong mga masalimod ba ang mga panghitabo una pagka pagkakuan di si kuanabod na una diha mo sa ang ang sinusulong ngayon ng MILF mga kaibigan ay sila ang mamuno dito sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At most likely nauupo diyan itong si Murad Ibrahim, si Chairman Murad Ibrahim. Pag siya umupo diyan, maaring you know, meron na silang lessons learned nung namuno itong si Miswari. Bilang gobernador ng ARMM, walang nangyari. walang nangyari talaga. At ang naging takbo ng ARMM nun, lalong nagkahirap-hirap. Si Miswari, panay naman ang punta sa ibang bansa, panay ang travel, sa Manila Hotel. So binabatikos din siya ng MILF noon. So ngayon, pag ang MILF ang umupo, tignan natin kung ano ang magagawa nilang kabutihan para sa Bangsa Moro. Mao mga keksyonan. So kita nang hinaon nga na may mga kalino mga keksyonan di ba, pero hinaon nga kining ilang unta nang makontrolar kining ilang kauban sa una nga mihawa sila naghimulaing grupo kining BIFF mga keksyonan og ginaan nila pirmi ani mga keksyonan pagkahuman nga makipagnegosasyon po ng BIFF na naboy mugawas nga laing grupo na pod. So, kita nga manginawad nga naalang na kinayang magkaayos na lang sila. Kay kapoy na kaining siging gira. Huwag ka muna, wala mo'y kwarta, mas maya, mangutang mo. Kining First Standard Finance Corporation, pastilan mga kaigsunan, kung kinahanglan mo kwarta para sa inyong negosyo, o unsa pa, kinahanglan mo mga pamalit og car, sasakyan, truck ba, o sa bana, mga kotse. O nagkinahalan mo kwartang maghimong mong bagong negosyo o mudugang sa inyong negosyo mga kaigsunan. O gusto mong wala mo'y kwarta, gusto mong mag-abroad. Ang kining kasagutan ni Ana, ang First Standard Finance Corporation, magpautang kini sa inyo ha. Bisag unsa nga kwan, basta kay tawag lang mo, text lang mo sa ilang landline. Kining 992-5480. O ang ilang mobile phone, 0995-520-2358. Parang palengke tayo ngayon dito, maingay. May nagbebenta ba ng kamatis dito sa ating studio kayo? Paingay. Ay, nako. Ay, bili kayo ng kamatis mga kaibigan. Ay, samantala sa ibang balita mga kaibigan, naging maganda. At positibo naman ang tugon ng mga mamamayan sa isinabatas na Philippine ID system. Ito ay ayon sa bagong lumabas na datos ng Social Weather Station. At batay sa survey mula na ginawa mula noong July 27 hanggang July 30 ay lumalabas na 7 sa bawat 10 Pilipino, 72% ay sang-ayon sa pinag-isang identification card para sa lahat ng mga serbisyo o ahensya ng gobyerno. Habang 18% naman ang kumontra at 9% ang hindi naman masabi kung sila ba ay pabor o hindi. Parang botohan sa BBL, abstain. National ID. Maganda tong national ID mga kaibigan dahil dito isa ng number pag tayo nakipag-transact sa mga government offices. Yung SSS, yung BIR, yung ating PhilHealth, nandiyan na lahat. So madali na. Kaya lang medyo matatagalan pa to dahil transition to . Hindi naman lahat pwedeng pagsabay-sabayin na 100 million napakalaki ang populasyon ng Pilipinas. Pero pabor dito ang publiko mga kaibigan dahil ito ang nilabas. Ayon ito sa survey. At bagamat marami ang kumukontra, siyempre natatakot ang iba mga kaibigan na maaaring magamit
yung mga impormasyon sa ating data para sa politika o kaya pangaharas sa mga kalaban sa ng pamahalaan o sino man ang nakaupo sa ating gobyerno. Mao ka na, huwag pananglit nga dili ka Pilipino, klaro nang wala kay ID ana. Gikan ka, Malaysia, no? Oh, eh kung suicide bomber ka, asan ang ID mo? What? Boom! Tinuog yun na siya. Ayan, mahalaga yan, di ba? Kahit sa mga checkpoint. Hanapan ka ng ID. Pero, alam nyo mga kaibigan, siyempre, kung may iba ka namang, ang hindi lang kasama dyan parang sa... passport yan, ano? Parang, ang hindi kasama dyan, yung mga driver's license. Hindi kasama yan. Kasi nire-renew natin yung driver's license. Di ba? Yung passport. Passport number mo, hindi rin kasama dyan. ID ng mga sandalo, hindi kasama. Mga police. Pero maganda yan mga kaibigan, suportahan natin. Mao mga kaigsyonan, mao ka na. Suportahan natin na. Pero matugpa sa ubang niya nga, kumilik ID gani o panagkahatakang kito karoon. So, mo, dyan ka na pagkang hindi mo nabutaglaing ID. Sige lang, good. Hulat na natin na mga kaigsyonan. Maaraw nga magaan-gaan po na nga itong kuhan niya. Kining sulod sa wallet ba? Karoon magaan-gaan po kay palanglit nga ID ni mo sa PhilHealth, ID ni mo sa JSIS, ID ni mo sa SS, ID ni mo sa unsang mga kuha diha. Ano, magbukol na lang yung tao, baga na lang yung tao ng atong wallet diha. So mas may nang usan na lang ka ID mga kaigsyonan para sa imong transaksyon diha sa gobyerno, sa mga opisina sa gobyerno, usan na lang ka ID. O dili na kayong ang atong wallet na mo tambok, gumikan lang sa kadaghang mga ID mga kaigsyonan. So mao ka na, no? Atong suportahan ka na, hinaot nga matuman ka na sa kining sa madaling panahon, madugbas Tagalog, og hulad lang ta. Og kanang naamay mga ubang niya nga ingon sila nga kanaganing ID nga gikan sa kumuluwala pagani kan sa mga may isyuhan tahantod karon sa bagay gusto nung umang kaisyonan dugay na ba kung wala may isyuhan ana pero nga hinahod kanina mga national ID magano'n sila o ambot kinsa kay mag-isyuhan basig sa statistic office ba ni siya o asa ba ni basta kay hulato na to no kung kanang national ID nga ginaingo nila aron nga nga nung mahadlok man uban mahadlok po nung man kuyawan o katong mahadlok lang kuyawan na ay naghimo nga daotan na ay himo nga dili maayo. Naghimog mga na ay mga sekreto pero ikaw gani nga maayong tao, good citizen ka. Wala yung problema, malipay pa kang na kay ID. Di ba? Usa na lang kabugay mong ID kunta ka ng daghan na kaya mong ID mga kaigsyonan. So, mo ka na ang atong kining programang iskot-iskot na ito dinhi sa atong tulumanon mga kaigsyonan o kining atong programa ginadala kini sa usa ka talaan nga gasirkulan dinhi sa Sambuanga dinhi sa ERMM media partner natin yan pasalamatan natin pasalamatan nato na ani sa Cebu sa Manila mga kaigsyonan kining Mindanao Examiner unya kining atong programa ginadalagi hapon kini sa Mindanao Examiner mga kaigsyonan ma inyong madungog kini sa website ining Mindanao Examiner muadto lang mo dito sa mindanaoexaminer.com unya makita nito makita unsay mga balita o kining atong programa madungog gihapon kini ninyo mga kaigsyonan tama aba yung ating Islamic hour kahapon ilan nga 756 ito ay inilagay hapon na, mga bandang alas 6 ng gabi, kagabi. At ngayon ay alas 2:40. Ayun, naka 700, almost 800 na ang nakapakinig. So maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig o sa ating programa sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa ating media partner, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. At kinakarga nila yung ating broadcast. Thank you so much. At papapakinggan dito mga kaibigan sa Mindanao Examiner
facebook.com. Okay mga kaigsunan, og sa dili pa ta manamilit, na kupong kining igreet ang atong mga kauban, mga silingan nga nagdiha kini nagpahimo ko kan ti para pastila mo sa mga limong kinon kakita ni no malibad mo. Ay bago ti para mo? Oh, ito ti para ko. Ano sa mata o sunglasses? Ay, yan, puti. Hindi ito, yung itong ito dati na. O, ano yung bago? Ito. Asan yung bago? Yung bago ito. Atikit nga. Hindi ako makabasa. Eh, bakit yung ginagamit mo ngayon? Hindi ba para pambasa yan? Oh, ito yung salamin ko noon. Maglimang taon na ito. Yabang? Meron na salamin. Kumuha pa ng salamin uli. Maglimang taon na. Pero ang gusto yabang talaga. Pinakita pa yung diver spots niya habang kinukuha. Grabe. Kahambog, uy. Kahambog. Ang bugero, Jude. Tanawa daw na ako ang... Umutang ta sa First Standard Finance Corporation. Wow! Guwapo! Uy, sus! Murag si John Lemon. Dili na John Lennon. John Lemon. Pero di ko makakita. Guwapo, ah. Big time tong partner ko ngayon. Naka-diver's watch. Bago ang salamin sa mata. Jacket niya. Bago. Naku, pati yung kanyang buhok na bagong tina. Ayaw mong toong mga kaisunan. Ah, kulay, yung kanyang buhok, kulay violet. Parang si Rodney. Uy, saman to si Rodney. Saman na si artista. Basketballista. Oh, yeah. Binang artista na siya. Dili ba na si wrestler? Dili, uy. Oh, mau ba? So, mga kaisunan, lagi, nagpa-kumakugan ni para dito. Mas di kaya di man kumakuan. Pero di man, mas samot naman din naman kumakita, mga kaisunan. Nagibalik na ako dito. Ay pastilan. Ah, yun siya nga, walang daw kong masanay sa kining akong bagong antipara. Magbasa ko, murag malibat man ko. Kinahalan, duulog yun ako ang akong pagbasa. Mga nga, gigamit na lang yung taon ako. Ah, kining antipara na ko sa unang lima katuig na yung taon, makabasa pa kumayo. Pero kining akong antipara nga bago, pastilan, manakit ang akong ulo. Oy, nga. Oh, si Governor Toto pala ng Sulu Province, nasa Saudi Arabia ngayon, nag-hajj. Ah? Sa 22 siguro yung... So, yun, mabuti naman. Raya Haji. Baka, but anyway, may announcement din yan kung kailan, pero ang estimated na ano nila, 22. So, jagahan na itong mga tuwan. Ini-estimate nila dyan tuwan sa malayang ka na kung magpahati bangko no in the ini halaya haji tanyo. Kano ba kailangan gaso sa inyo para makapag-hatch? Di ba libre naman to sa National Commission on Muslim Filipinos? 200,000. Libre lang yan, alam ko. Mayroon sana mag-sponsor sa atin na makapag-hadji tayo next year. Yung sa National Commission on Muslim Filipinos, kailangan mag-apply ka. Dahil libre yan, binibigyan ng pamahalaan. Mayroon akong kakilala dyan. Ayan, isang araw puntaan ko dyan para mag-hadji tayo. Ang pangalan ko ngayon, kung hadji na ako, Haji Abdul. Yes! Ang ganda, no? Panalo. Okay. So, mga kaigsunan, sige, ma'am, ini masi-masi naman in the pag-support sin ini governor na to, governor to, Toto na lupasok mga tuwan, mga sila amin kasunugan. Eh, si Governor Toto Tan, alam mo ba, kahit nasa Saudi Arabia, nag-hats, aba, tumatawag sa Sulu. O, kumusta na yung mga fire victims dyan, yung mga proyekto natin? Ginagawa pa ba na? Ano nangyari sa ganito? Aba, on hand yung gobernador ng Sulu. Grabe. Yan ang leader. Kahit nag-hats, talagang araw-araw tumatawag. Kinukumusta yung mga proyekto, kinukumusta yung mga biktima ng mga sunog. Ah, kung meron pang mga bigas at makakain. Buti. Laking responsibilidad kasi ang isang leader. Ngayon kung naging leader ka man, hindi ka man hindi ka marunong na maging responsibilidad sa imong mga kabayan diha, wajud ka pulos mga kagsunan, pero ang atong gobernor bisag layo. Oo nga. Tuwalang giha po na nawag siya. Ay, mga kaigsunan, ugma na po na po. Magkuyukong na. Daghan po mga itong istorya dili, oy. Ubus tayo ng oras, brother. Kinalang giha po si Abdul Manamilit na o pagamping kanunay. Alright, daghan salamat sa iyo, bye. Maraming thank you mga kabigan sa inyong pakikisama sa amin. At isang oras na naman ang lumipas. Kulang na kulang kami sa oras. Marami pa sana tayong pag-uusapan. Anyway, maraming salamat sa lahat. Ang mga nakinig sa amin sa aming media partner sa Mindanao Examiner Regional Newspaper at sa MindanaoExaminer.com.
Thank you so much, ang aming media partner, mga kabigan. Tangkilikan natin. Alas 5 po lamang hanggang sa susunod bukas. Bukas absent tayo. I love you, Mama. Chup chup.